Run for your life! I'll cover you! For somebody like me, I've been looking for somebody like you. Ooh. And oh, my heart is running out of time. Mga kaibigan, ang pag-uusapan naman natin ang plano ng China ng kontrolin ang airspace ng South China Sea. Pero bago po ang lahat, shoutout muna sa ating tagapanood sa numerong uno na si Driver Sox. Salamat boss! Kay Jenbert Miko Abrida, kay Natsert Syrup 18 at sa pinakuli ay kay Witch Filipino Gamer. Maraming marami pong salamat sa panonood sa aking video at God bless you po. Mga idol, bago po ang lahat, don't forget to like at subscribe ang aking channel at i-hit ang notification bell para kayo'y ma-notify sa mga bagong video ko. Salamat po! Ang plano ng China na kontrolin ang airspace ng South China Sea ay isang mapanganib, sabi po ni Lorenzana. Ang plano ng China na magtatag ng Air Defense Identification Zone o ADIZ sa pinagtatalunang South China Sea ay maaaring humantong sa mga pagkakamali at miscalculations sa dagat man o sa himpapawid, sinabi po ni Defense Secretary Delfin Lorenzana noong Webes, June 25. Ito ay aking masidhing pag-asa na ang China ay hindi magpatuloy sa nakaplanong aksyon na ito para sa patuloy na kapayapaan at katatagan sa buong South China Sea. Sabi po ni Delfin Lorenzana sa isang pahayag, ang China po inalalagay niya ang claim sa buong South China Sea sa batayan niya na 9 Dash Line Theory. Ang mga bahagi na kung ano ang inaangkin ng China ay malaking kasinungalingan dahil sa tens of thousand mga nautical miles ang layo mula sa mainland China. Ang alamat po ng 9 Dash Line Theory ay illegal at walang batayan dahil po noong 2016 na ang Permanent Arbitration Court sa isang kaso na isinampa ng Pilipinas nanalo po ang Pilipinas. Ang Vietnam, Malaysia at Brunei ay mayroon ding mga claims sa lugar. Ang ipinapahayag na self-declared ADIZ ng China ay nagpapahiwatig ng pagmamay-ari ng South China Sea. Ito ay magbibigay sa Beijing ng kumpletong kontrol ng airspace sa mga pinagtatalunang lugar. Kamakailan lamang na inulat ng South China Morning Post ang pinaplano ng Beijing mula pa noong 2010 na ihayag ang isang Air Defense Identification Zone o ADIZ sa mga grupo ng mga isla ng Pratas, Paracel at Spratly. Sabi ng ating kalihim na lumalabag din ito sa mga karapatan ng mga estados sa kanilang eksklusibong mga economic zones o EEC sa ilalim ng UN Conventions on the Law of the Seas o UNCLOS na ninagdaan din po ng China. Maraming bansa ang ituturing ang Air Defense Identification Zone o ADIZ na ito ay labag sa batas at paglabag sa mga international na batas, sabi po ng ating kalihim Lorenzana. Inukasahan din ang China na ginagamit ang pandemya ng COVID-19 na nag-start sa isang lungsod ng China at ito ay sa Wuhan para i-cover sa kanilang military aggression sa South China Sea. Ang nakaplanong ADIZ ang siyang magpapalaki pa ng husto sa nakataas na tensyon sa South China Sea, sabi po ni Lorenzana. Ang pahayag po ni Lorenzana ang naging reaksyon sa mga pahayag ng commander ng US Pacific Air Force na si General Charles Brown Jr. na ang plano ng Chino na kontrolin ang South China Sea airspace ay tumatakbo bilang kontra sa isang rules-based order.
Mga kaibigan, maraming salamat po ulit sa panonood ng aking video. And don't forget to subscribe at like ang aking video at i-hit ang notification bell para makatanggap kayo ng mga bagong video ko. At paki-follow na rin po ako sa aking Facebook page, CyberTech08Vlog, na sa ilalim po ang link. Salamat po sa uulitin. Underwater, you can't breathe here. You've been looking for somebody like me. I've been looking for somebody like you.